rare, the gorgeous, fantastic, and fabulous, Miss Mike. Hello guys, good afternoon. Welcome to my channel. And today we're here again in the center of Ubud. Now, your Ate Teresita is actually going around because this is my last day already here in Ubud before I go to another destination. So that's gonna be in Kuta tomorrow. So officially, this is gonna be my last day here in Ubud, so I should really make it a point to really go around and see what this beautiful place has to offer. So today I'm walking here in the market, and I'm going to a beautiful place called Lotus Water Palace. So there guys, meron lang tayong titingin, papakita ko sa inyo. Ito guys, I like it. Ayan o, nakikita nyo yung mga nakasabit na to. Ang ganda. Sabagay na bagay ito sa ano ko, sa... Tanungin nga natin kung magkano. How much for this? 150, 84. 100. So there... 50? So yun guys, tingin na lang kayo kung ano yung mga makikita niyo, yung mga beauty nets. Nanulok ako doon sa tinanong ko guys, yung lalagyan ng ano, ng water bottle. Kasi nagsimula siya sa 150, tapos naging 100, tapos naging 50. Sobrang nakaloka. So, hey guys, tip ko lang sa inyo ha, if you will be here and mamimili kayo, please do not settle on the very first price that they will be giving you. Makipaglandian kayo sa nagtitinda para makamura kayo. Kasi kung hindi, is ko baka sayang ang datuong. Giovanni Key? Pakak! Ganun. So, please do not settle on the very first price they will be giving you. So ayan guys, mukhang malapit na tayo kasi sabi sa akin ni ate, dito daw sa dulo, turn right, at nandun na daw ang Lotus Water Palace. Ganun. That is the front of the Water Palace. Now I believe, the girl told me that it's actually a restaurant and a palace. So I guess that's the restaurant, the Lotus restaurant, and this is the entrance. So let us go now guys. So nandito na tayo guys sa Lotus Water Palace. Tingnan natin kung may entrance ba or what. Let's ask and let's go around para makita natin kung anong merong eksema. Ito na mga kapatid, 35,000 yung entrance fee, tapos they will give you an outfit. So ito si Kuya, susukatan niya na ako. Oh, ayan, tingnan niyo na lang guys si Kuya. Oh. Sinusuotan niya ako ng kemi. Tapos susuotan niya ako ng saan ba 'to? Oh, okay. There. He will put something on my head. Okay, ito tumo na po din. Okay. And then get one? Yeah. Oh, okay. And then get one. So oh my god. Okay, this one is here. Oh. Okay. Do you want? Oh yeah, new please.
Okay, I'm sorry guys. Nagpipili ako doon ng mga kung ano-ano. Hindi ko na napansin yung camera. Wait lang guys, susuot lang ako ng outfit rin. So, eto na nga guys. Ayan na nga ang atin yung naka-outfit na. So, kailangan ko ipakita sa inyo ang aking whole outfit. So, hahanap ako ng lugar kung saan ko pwedeng i-position yung camera with the tripod para mapakita ko sa inyo ang aking full outfit rin. Okay? So ayan guys, tingnan nyo oh, ito ang aking full outfit. Ewan ko if I am captured in the camera, full of me. So ayan, diba, I have this beautiful pants. Tapos I have this beautiful kimono, gray and violet. Ang ganda ng color combination guys, gray and violet. And I have this headpiece. So there, hopefully you are seeing me from head to toe. So ayun na guys, let's make ikot na kasi this place is really beautiful because I really like places with water features. So let's look. Simulan muna natin guys dito. Ayan, since it's a Lotus Water Palace, syempre may mga water. So ayan, nakikita nyo yung water at nakikita nyo yung Lotus. Tapos ayan, may fountain. So ako guys, gustong gusto ko talaga yung water feature. And then there are plants, especially lotuses. Ang ganda ng bulaklak kung nakikita nyo. And a fountain. So this is the like the main walkway towards there. So kung nakikita nyo. Now on the other side, it's just the same. The water feature, like a water pond with a fountain. And let's walk now this walkway. Kung makikita nyo, take note of the details like this statue, like stone statue on the left and the right side. So, eto na yun guys, just observe and enjoy. So, there are a lot of beautiful water feature here like this one. Nakikita nyo yun guys, oh, bumubuga ng tubig. Now, eto parang this is the main temple. Ayan, this is the main temple. And there. So, ipa natin sa taas. Hindi ko alam kung pwede pang pumasok doon sa loob. But mamaya, magpipicture tayo guys habang wala pang tao. Upo tayo dyan sa ano, sa bangko. Tapos, let's have some pictures. Ayan. So, there. Ito na muna guys. Tapos, kodak-kodak muna ang ating yung para sa ating Facebook pictures. Check it! So there guys, I guess we're done here. I-enjoy na natin ang ating pagiging Balinese princess. Check it! I-enjoy na natin ang ating pagiging Balinese princess at ito turn over na natin siya in just a moment. Okay, so enough of the Lotus Water Palace and we will now be going to the center and explore. So I guess maiksipa naman yung video. So let's explore more of the city. So ayan guys, next order of the day is maghahanap tayo ng spa. Kasi dito guys sa Ubud, since parang mountainous siya, malayo talaga naman sa pinaka center ng Bali, mas mura yung masahe at around 100 lang or 120 for the deep tissue. Samantalang sa Canggu, which is of course central, is around 180. So syempre mas mura na dito. So since makakamura tayo dito at nanakit yung mga muscles ko guys pababa doon sa hagdan kahapon sa waterfalls, dito na tayo magpapa maso-maso. Kailangan natin magpamasahe pa kasi guys, pag hindi ako nagpamasahe, hindi ako makaka-recover. So yun, hanap tayo ng spa. Asan na kaya yung mga spa na nakita ko dito nung dumaan ako the last time? Kasi naihi na ako guys. Susko. Ako pa naman maihiin. Sana makita ko na para makapagpamasumasu na ang atin. Masumasu to the masumasu Nessie. Charet! Ayan guys, yung spa na napuntahan ko doon. Wala daw male masuso. Dito magtanong tayo kung ano merong male. Nakaikot-ikot na tayo dito. This is the Ubud Palace. And in front is the Ubud Market.
So, which was in my previous vlog. Pero yung Ubud Market natin is actually night, gabi, kaya ano, kaya ewan ko kung matatandaan yung... By the way guys, nabili ko pala to. Tingnan nyo tong ring na to. Ang ganda, di ba? Ang original price ito guys, 150. Nauwi sa 50. Ayan o. So, really do not settle for the very first price na ibibigay nila sa inyo, kasi hindi yun yung final price. Oh, mag-inarte kayo, landiin nyo yung mga nagtitinda para makamura kayo at makatipid kayo. So, there! So, ito guys, just look around. At isa pala guys sa mga napansin ko dito, ang daming Polo Ralph Lauren shops here in Ubud and in Bali. So, hindi ko alam, kasi dito lang ang nakita ko, siguro apat na kaagad na Polo Ralph Lauren shop. So, di ba? Walang ganito sa Philippines. I don't know why there's a lot of Ralph Lauren like stores here in Ubud, kasi wala niyan sa Philippines eh. So nakakatuwa, siguro sikat na sikat sa kanila ang Ralph Lauren. Dito tayo guys sa Herborist. Ang bango, ang daming mga ano, daming mga herbal something, tapos ang bango-bango. So, magkano naman kaya itong mga to? So, let's check kung magkano itong Bali boat na to. Wala kasing presyo eh. Ayan. Ang bango guys. Super. Super bango. Magtatanong ako. Ano muna ako guys ha. Stop muna ako mag-vlog kasi para makapag-focus ako sa paghahanap. Ayan guys. Padilim na. Meron akong nakitang sign doon. Welcome to Art Market. So, tingnan nga natin kung anong meron dito. Kung ito nga ba talaga yung Art Market. Let's just see. Ang gusto ko guys sa ganitong ano, yung nag-explore lang ako. Kasi parang I so much enjoy looking at... Oh! I thought it's... Oh, Art Market. A lot of art indeed. Pero hanggang dito lang naman na siya. So let's go back na guys. I like this one. Beautiful. Based sa interview ko kay Kuya, yung pala yung Art Market talaga. So that's the place to go for art. Now, bungad lang sila, pero ang dami pa doon sa likod. Pero since madilim na, nagsasara na sila. So, hindi na natin mapupunta. Mura lang guys, kasi isang painting is around 700,000. So, di na masama. Kumbaga, for a painting, hindi na masama yung 700,000. Hindi naman siya umabot ng million rupiah. So, mura na yun. So, maghahanap ka na lang talaga ng napakagandang painting na magmumukhang mamahalin kahit na mura yung price, di ba? So we're here na guys sa Main Street kasi I'm in search of a spa na merong lalaki na masahista. Lahat ng napuntahan ko wala, lahat puro babae. Medyo ayoko magtiwala sa babae kasi gusto ko talaga strong. So doon may mga babae din naman na strong, pero ayoko magtiwala, gusto ko talaga lalaki para alam mo yun, satisfied ako sa ano, sa mararamdaman ng ate nyo. Chare! Ito guys yung beauty nung wala ka naman talagang gagawin, tapos nang i-explore ka lang, dami mo makikita. Then no, just look at my back, the beautiful warungs or restaurants, ganon. Tapos let me ask here kasi parang gusto ko talaga magpamassage guys, sa totoo lang. Let's check. So there guys, enjoy na lang yung view. Look at the beautiful super, super beautiful stores here, cafes and restaurants. Now, magpapamassage ako guys, meron ako nakita na men massage, deep tissue for 130,000. Na okay na yun kaysa naman dun sa ibang 150 saka 180. So, I guess, end na natin yung vlog maya-maya kasi baka makalimutan ko naman after the massage, ma-enjoy ang lola niya. So, eto na guys. Nakahanap na ako ng deep tissue massage. Yeah, 1 hour. How much? Again? 100. Okay. So, a beautiful place here. Inside. Oh, look at that, guys. So, really, really beautiful place here inside. So, where I wait? Ah, inside here. So, we'll have a massage.
A beautiful, beautiful place. Ganito guys yung mga lugar dito sa Bali. Parang ang daming mga susuot-suotan, which I really so much like and enjoy. Hello! I'm now done with my massage. Isipin nyo guys, di ba yung mga presyo ng mga massage na binigay sa akin noong una is may 180, may 150, tapos 130 ata. Tapos eto guys, nakuha ko siya for 100 lang. So 100 lang siya, tapos nagtipak ko kay kuya ng 20 kasi ang bait naman, saka magaling. So yun, di ba? Sobra ako nakatipid. So there guys, it's already around 7:30, gabi na. May dadaanan lang ako, bibili lang ako ng sunscreen, and then I'll be going home na. So, thank you so much sa pagsama nyo dito sa akin, sa aking paglalakad-lakad dito sa Ubud Center and sa mga side streets. I really had fun. Hope you did as well. Thank you so much. Have a great day. And God bless. Mama! Maraming salamat. Please follow and subscribe. God bless!